ang Diyos bibisita doon kay Adan at Eva para ano? Para mag-reckoning. Sino ang ayaw makipag-reckoning? Ayaw nyo ba kayong tanungin ng ano ba, kapatid? Kaya nga may message dun sa Communion 2012 na pag may bumisita sa inyo, papasukin nyo at kailangan may sharing. Ang ibig sabihin ng communion, ano yan? Communion. Pag sinabing communion, fellowship. Okay. Sabi ng Panginoon, be not unequally yoked with the unbelievers. Ayaw ng Diyos makipag-fellowship kayo sa unbeliever. Alam niyo kung bakit? Nung simula ng dalangin ng Diyos si Adan, ang nakikipag-communicate siya kay Adan, hindi pa kay Eva. Lagi ng Diyos yan. Lagi niya yung ka-fellowship in the spirit world. Meron silang sharing at commune, fellowship. Ngayon, alam niyo kung bakit ayaw ng Diyos yan? Kasi si Eva na pervert, makinig kayo, may communion din sa salibutan. Wait. Si Eva nakipag-communicate. Focus kayo mga. Kanina siya nakipag-communicate. Sa serpent, tandaan nyo, hindi yan isang sharing lang. Lagi. Sabihin ko na sa inyo, ang ibig sabihin ng communion ay sharing. Nakuha yung number. Okay. Now, na naging dahilan na nahulog si Adan sa kaseba. At yung pakikipag-sharing, yun yung naging dahilan kaya nahulog si Eva. At nahulog din si Adan. Ngayon, nung nahulog si Adan at si Eva, nagtago sila sa Panginoon. Totoo bang nakapagtago sila sa Panginoon? Daming nga ni Uno. Tinanong, nasaan ka Adan? Ito yung title. Nagtago ka, nagtanong. Nagtago, hindi daw alam ng Diyos. Hindi totoong hindi alam ng Diyos. Gusto ng Diyos, umamin ka, yes. Kung mayroon kang kahinaan. Yes. Huwag ka magmalaki, hindi ako katulad ng mga yan. Pag tinanong na may pinete, kung wala. Pag wala, umamin ka. Ito ang maganda pa, nangyari. Kung masamang nangyari. Pagkatapos sila magtago, sila ay nagtapis ng dahon. Ang tawag ng Bible, April. Yung maselang bahagi ng katawan nila, tinakpan nila yan. Bakit? Kasi nagkaroon ng malisya. Tandaan nyo, dun sa pakikipag-communicate mo sa tao, nagkakaroon niya ng relationship, intimate relationship. Kaya tandaan nyo, pag kayo nakipag-communicate, diba? Sister Jaya, Sister Iris, Sister Kim, Yana, Sister Jelay, Sister Mother Abed, lahat kayo. Pag nakipag-communicate kayo sa sanlibutan, magkakaroon kayo ng relationship. Sa ayaw nyo, sa hindi, hindi nyo kayang ipaliwanag, may nagagawa kayong hindi karapat-dapat sa relationship. Ngayon, anong type ng ipon? Nung akala nila, hindi sila, nung sila'y hubad, o alam na talaga nila kung hubad sila. Dati naman silang hubad, pero namulat yung mata nila, ay hubad pala kami. Nagkaroon ng malisya. They knew the good and evil. Kaya nga, kasi kumain sila ng tree of knowledge of good and evil. Then, nagtapis sila ng mga fig leaves. Basahin niyo yung Bible, chapter 3. Fig leaves. Ang tipo ng pagtatapis o pagdadamit sa sarili nila ay ano yan? Sarili. Their own
Sariling mong diskarte, gusto mong pamamaraan mo eh. Pero sabi ng Diyos, may pinalit ang Diyos na pamamaraan na gusto niya, yung kalooban niya. Ano, alam niyo kung ano yun? Yung balat ng hayop. Ngayon, dyan nagsimula yung problema. Ang Diyos kumatay ng hayop para yung balat, Sister Iris Tengon. Yung balat na yan, yun ang kanilang i-damit sa kanila. Okay, the first, yung communion na isineshare natin na nangyari doon, ang anghel ng Diyos, ang Theophany of God, ay pumatay ng hayop at yun ang kanilang pinantabis. At yun ang kalooban ng Diyos. Ito ah, diretso ko na kay Cain at Abel. Alam niyo kung bakit si Cain at Abel ay marunong maghandog? Yes. Basahin niyo, Genesis chapter 4, verse 3, 4. Buksan niyo yung Bible niyo ngayon. Hindi na ako nagbabanggit, no? Sinasabi ko na yung verse. Genesis chapter 4, verse 3, 4. Amen. Pakibasa niyo dyan. And it came to pass, and in the process of time, they, ito ha, pansinin niyo to. In the process of time. Asan yung form? Pakibasa nga yan, Sister Dan. Pakibasa niyo. For ano? In the process of time, ano ibig sabihin? Pakibasa siya. Yan yung sabi, but. For. Genesis chapter 4. Verse 1. Pakihanap yung the process of time. 3. Okay. And in the process of time, it came to pass that Cain broke of the fruit of the ground and offering him to the Lord. In the process of time, it came to pass. In the process of time, hindi mo na makasasabi kung ano nangyari. May ginawa si Adan kay Cain at Abel. Tandaan nyo, si Cain ay hindi anak ni Adan, pero inadapt niya yan. Kaya nga sinabi doon sa verse 1, and verse 2, in Genesis chapter 4, verse 1 and 2, I acquired a man from the Lord. I have gotten a man from the Lord. The word gotten means acquiring. Ano ang Tagalog ng acquire? Ampun? Inako. Hindi niya tunay na anak, pero inako niya. I have gotten a man from the Lord. Now, tinuruan ni Adan yan. Sa Jewish tradition, yung mga hindi tunay na anak, yung hindi kapalahi, ina-adopt nila yun. At tinuturuan din nila yan. Ngayon, yung itinuro ng Diyos na ginawa sa kanila ng Diyos sa pasimula, nung sila ay nagkasala, na ang Diyos ay unang kumatay ng hayop at ipinantapi sa kanilang katawan, ay ginawa nila. Ngayon, ang tanong, ito yung kinopia nila. Ito, tandaan nyo mga kapatid. Yung sariling diskarte na tigrims, this is sariling diskarte mo. Akala mo, yung pamilya mo mapapaayos sa sarili mo lang ng diskarte. At yung pamilya mo, akala mo, kaya mo na wala yung counselor mo, walang hukom training. Gusto mo yung pamamaraan mo yung masunod. Pero out of the will of God. Ngayon, ano yung gusto ng Diyos? Ang gusto ng Diyos, sumunod ka sa Kanya, magpasakop ka sa Kanya, at hindi ka mapapahama. Alam ni Cain ang handog kasi yan ay tinuro sa kanila ng Diyos. Itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang. Tandaan nyo sa Jewish tradition. Hindi pwedeng hindi yung anak ay tinuturoan nila. Hindi nila kailanman pinabayaan ang kanilang anak. Deuteronomy chapter 6 verse 7. Ito ang aking palatuntunan. Ituturo mo sa iyong anak at magiging mga anak pa nila. Sa Isaiah, yun, tama yun, Brother Ludo eh.
Ang dali, the process of time, hanap ni Cain, pero bakit ang hinandog ni Cain ay mga putas? Pumipitikin kamay ko. Kung alam niya, bakit alam ni Cain maghandog? Bakit alam ni Abel maghandog? Eh, wala namang account sa Bible kung paano sila tinunguhan, di ba? Pero, understood. Alam mo, reading between the line, hindi na nasulat, tinunguhan sila ng kanilang mga magulang. In the process of time, it came to pass that Cain brought his first link of his ano tawag doon? Flock? Iba yung flock eh. First link of his fruits. Ibig sabihin, alam ni Cain, pero anong ginawa niya? Ito ang talata na alam talaga ni Cain. Sa 4:6. Sister, ano nga? Pakibasa. Genesis 4:6. Sabi ng Diyos, kung hindi ka ba gumawa ng mabuti, ano yung ibig sabihin ng Diyos yan? Ano yung mabuting gawin niya? Ito yung sagot ko doon sa Facebook na tanong sa akin. Hindi talaga alam ni Cain. Wala siyang revelation. No! Mayroon siyang tinuruan siya ng kanyang magulang. Hindi yan tungkol sa revelation, ano? Tandaan natin, ang revelation, it affects to your life. Amen. Pero head knowledge, ang nasa kay Cain, pero yung kay Abel, ibang revelation talaga yun. Agree ako, wala siyang revelation. Kasi bakit? Wala siyang pagsunod. Hindi niya ina-apply sa buhay niya yan eh. Pakibasa si Sister King. 4:7. Revelation 4:7. Hindi ka kayo gumawa ng mabuti, hindi ba ikaw mangharapatin? At hindi ka gumawa ng mabuti, tinaluse ang kasalan sa pinuhan. At sa iyo may hinuot ang kanyang nasa at ikaw ang papanginoon. Ano yung sinasabi ng Diyos? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, ano yung mabuting dapat gawin ni Cain? Yun. May idea kayo? Ang mabuting gawin ni Cain, yung sumunod ka sa Diyos. Ano ba yung handog? Huwag magbago ng handog. Yes. Yung handog ang pinag-uusapan dun eh. Kaya nga siya nagalit, kaya nga siya nainggit. Kasi hindi siya inano ng Diyos, nilingap ang kanyang handog. Well, Renan, ang mabuti yung handog, mabuti yun, pero mali lang yung pamamaraan. Tama nga, Brad. Mabuti ang handog, mali lang pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Huwag mag-iba nga. Huwag mag-iba ng handog. Ang gusto ng Diyos, yung... Ano tawag doon? Yung tupa. Tupa ba yung sinabi? Lamb. Lamb. Kaya nga, communion tayo eh. Yan yung handog ng Diyos. Yung love na yan, that is the word of God. Na gusto na yung i-handog sa iyo ng Diyos. Kaya gusto natin, bawat isa sa atin, nag-report. Kasi yan ang pinaka-handog mo sa Diyos. Sabi ng Diyos, hindi babalik yung aking salita na walang sindi. Babalik yan sa akin. Kailangan yung ibalik sa Diyos lahat ng yan. Now, yung bagay na mabuti, hindi niya ginawa. Ano yun? Yan yung sariling diskarte niya na mali sa Diyos. Alam niyo yung galit sa Diyos? Yung walang gana sa Diyos. Yung anti-Christ, the anti-Christ spirit is anti-word spirit. Pag ayaw mo sa mensahe ng Diyos, ayaw mo sa salita ng Diyos, galit ka sa Diyos, ayaw mo sa Diyos. Tandaan niyo yan, yun yung bagay na ayaw ng Diyos kay Cain. Yung ayaw niya, ayaw gawin ni Cain kung ano yung kalooban ng Diyos. Ayaw gawin ni Cain na sumunod. Kaya ka sabi doon sa Samuel, obedience is better than sacrifice. Kahit ano pang sabihin mo ano dyan, kung hindi ka sumusunod sa Diyos, walang kwenta lagi. So gusto ng Diyos, ipasakop mo yung sarili mo, yung diskarte mo, ipasakop mo sa Kanya. Para ikaw ay lingapin ng Diyos. Ano ibig sabihin? You are depraved. Magpatulong ka sa Diyos. Paano papatulong ka sa Diyos? Kung hindi mo alam paano lumapit sa Panginoon, maraming counselor. So, yun lang yung gusto kong i-share ngayon. Yung communion, it was started
ang Diyos ang unang pumatay na lang. Then, hanggang sa panahon natin, yun ang ating ginagawa. Pagpipira-piraso ng kanyang salita. Yun lang. Dati pa doon,